Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos ng mga pangyayari nang himatayin itong si Zoe ay agad naman din itong isinugod sa hospital at pagkatapos nitong mabalitaan ni Madam Dabua na sinugod sa hospital itong kanyang apo na si Zoe kung kaya't dali-dali naman din itong nagtungo itong si Madam Dabua sa Epix Medical Hospital at nang makarating na itong si Madam Dabua ay agad niya itong hinarap itong si Dr. Tanyag at si Annalyn at silang dalawa ang sinisinito at pinagsabihan na kapag mayroon umanong masamang mangyayari sa kanyang apo kailangan umano nitong nanagutan ni Annalyn kung kaya agad naman din itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag itong si Madam Dabua kung bakit na naman umano nito pinagbibintangan ni Madam Dabua itong si Annalyn na wala naman umano itong kasalanan ngunit agad naman din itong dinuro-duro ni Madam Dabua itong si Dr. Tanyag na sila umanong dalawa ang dahilan kung bakit umano nahimatay ang kanyang apo dahil pinipilit umano nito ni Dr. Tanyag na paaminin kung sino umano ang ama ng pinagbubuntis nito kung kaya't ikinagalit naman din ito ni Dr. Tanyag ang kanyang naririnig galing sa bibig ni Madam Dabua at agad naman din itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag itong si Madam Dabua bilang isang ama ay kailangan umano nitong malaman ni Dr. Tanyag kung sino umano ang ama ng pinagbubuntis ng kanyang anak kung bakit umano nito inokustyon ni Madam Dabua ang kagustuhan ni Dr. Tanyag na karapatan naman umano nito ni Dr. Tanyag dahil siya umano ang ama ni Zoe. Kung kaya't natahimik naman din itong si Madam Dabua at pagkatapos nitong salita ni Madam Dabua kay Dr. Tanyag ay agad na nitong pinuntahan ni Madam Dabua itong kanyang apo na itong si Zoe at nang pagkarating nito ni Madam Dabua sa loob ng room ni Zoe ay agad niya itong kinausap kung kaya't agad naman din itong pinagalitan ni Zoe itong si Madam Dabua at pinagsabihan na umalis umano ito dahil ayaw umano nito ni Zoe na makikita ang kanyang lula kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Madam Dabua ang kanyang apo na kailanganin umano nito ni Zoe itong si Madam Dabua dahil si Moira ay anak umano nito ni Madam Dabua at itong si Zoe ay anak umano ito ni Moira kung kaya't kailangan umano nilang magtulungan upang makaganti umano ito sa mga nangyayari sa kanyang mami na itong si Moira. Kung kaya't hindi naman din ito napigilan ni Zoe ang kanyang sarili na maiyak at ganun din itong si Madam Dabua pagkatapos nitong makikipagsundo sa kanya itong si Zoe. Kung kaya't nagiiyakan itong dalawa at pinasalamatan nito ni Madam Dabua itong si Zoe dahil ang buong akala umano nito ni Madam Dabua ay hinding-hindi talaga umano ito matatanggap ni Zoe bilang lula. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.